dito, halos lahat na ng dahon ay namuti. So kunin ko na lang. So ganito yung itsura kapag inatake ng rice leaf folder, yun atin pong palayan. Yan. Magandang umaga mga ka-agree. It's me again, Remark Zambrano, at welcome pong muli sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So ngayong araw mga ka-agree ay pag-uusapan natin ang isa sa mga mapaminsalang peste na nakikita ko ngayon na umaatake sa ating palayan, ang tinatawag po na rice leaf folder. So na-observe natin na napaka-severe na ngayon ng pag-atake ng rice leaf folder, particularly dito po sa Isabela. Nakikita ko dyan sa mga nadadaanan natin dyan po sa partes ng Cordon, San Mateo, San Manuel, Burgos at yung pang mga bayan dito sa Isabela. Pero hindi ko po alam dyan po sa inyo kung marami na rin mga pag-atake ng rice leaf folder. So ngayon mga ka-agree ay pag-aaralan natin. So ano nga ba ang rice leaf folder at ano ba ang pinsalang na idudulot nito sa ating palayan? At ano ba yung iba't ibang paraan para makontrol po ang mga ito? At siyempre, ano ba yung iba't ibang pestisidyo na maaari natin gamitin para sa mga pesteng leaf folder? Okay, so una, ang rice leaf folder po mga ka-agree ay may scientific name na Napalocrosis medinalis. Okay, so ito ay kilala sa Tagalog na mambibilot at sa Ilocano ay tinatawag naman itong balbalkot. So ang rice leaf folder mga ka-agree ay marami sa mga direct seeded rice kumpara sa mga transplanted rice. Subalit, sa mga na-observe ko ngayon, usually ay mas marami po sila sa mga palayan na makakapal tanim at sa mga palayan na nasobrahan sa paggamit ng abono. Okay, so mula nga sa pangalan nito, ang rice leaf folder, ang ginagawa nito ay binibilot niya yung dahon ng ating palay. So tulad nito, gamit ang kanyang sapot o yung tinatawag na silk strand. So kapag ginagawa niya yon at kumakain siya sa loob ng nabilot na dahon ng palay, so nagkakaroon naman ng tinatawag nating longitudinal whites and transparent streaks. So yun yung mga naobserbahan natin sa ating palay na tulad nito. So yan nangyari, so nagkakaroon ng kulay puti na longitudinal at transparent streaks sa may leaf blade ng ating palay. So ang nangyayari, binabahayan ng uod na leaf folder yung loob ng nabilot na dahon, and then doon siya nanginginain, at kaya nga yun, nagkakaroon nga ng medyo pamumuti. Ano? Ang lubhang pagkain at pagkapinsala ng dahon or yung plug leaf ng ating palay ay magre-resulta ng mataas na kabawasan ng ating ani. Okay? Umaabot sa almost nasa mga 50% kapag hindi natin ito naagapan at severe yung pagtama nito sa ating palay. Although sinasabi nila na kapag minimal lang naman yung tama ng leaf folder during early stage ng ating palay, so mas malaki yung chance na makarecover yung ating palay. Subalit kapag ito ay umatake lalong lalo na sa panahon ng flowering stage, mas malaki yung chance na malaki yung magiging kabawasan ng ating ani. Okay, baka yung 50% ay tumaas pa. Okay, so bakit ba nangyari na masyadong marami ang mga rice leaf folder sa atin pong mga palayan? So, alamin natin isa-isa yung mga instances kung bakit nga ba sila dumadami. Okay, isa na dito mga ka-agree ang labis na paggamit ng abono sa atin pong mga palayan. Sa nakatutulong sa pagdami ng mga rice leaf folder ay ang mataas na humidity or yung moisture sa hangin at mga shady areas. Okay, usually shady areas, hindi lang yan sa lilim ng mga silong ng mga kahoy. Subalit, shady areas sa pamamagitan na masyadong makapal yung mga paraan natin ng pagtatanim ng palay. Okay, so isa yan sa mga nakatutulong para dumami yung mga leaf folder po sa ating mumpong mga ito. Itagdag pa natin ang mga damo, tulad nito. Yan, mga damo sa ating palayan, damo sa ating pong mga pilapin, at sa damo ng mga paligid ng ating palayan. So, isa yan sa mga
pinamumugaran ng mga leaf folder, dyan po sila nakakapagparami. Ano, kaya mga ka-agree, suggest ko sa inyo na mas mainam na lagi tayo na naagapan natin yung mga damo sa ating palayan at nalilinis natin yung damo sa ating pilapil at sa mga paligid ng ating palayan. Kasi nga, yun nga, sabi natin na isa yan sa mga dahilan kung bakit marami ang mga leaf folder na umaatake sa atin pong mga palayan. Okay, so ang rice leaf folder mga ka-agree ay nakikita sa lahat ng environment ng ating palay. Subalit, mas marami po sila, lalong-lalo na sa panahon ng tag-ulan. Kaya napakarami ang mga rice leaf folder. So kaya pala, na napakarami ng mga rice leaf folder kasi nga, mas marami sila sa tag-ulan. Meaning, itong susunod na season na mainit-init ng panahon ay kakaunti lang mga rice leaf folder. Okay, so yung mga adult leaf folder no, ay karaniwan na tinatawag na nocturnal. Bakit? Ang katangian nila ay nocturnal. Ibig sabihin ng nocturnal, mga ka-agree, ay active po sila sa gabi. So, balit, during the day naman ay makikita sila dun po sa ilalim na partes ng ating palay at nagtatago po sila doon, mga ka-agree. Usually, ang pag-atake ng leaf folder, mga ka-agree, ay karaniwan na nasa tailoring hanggang flowering stage. Ang life cycle ng mga rice leaf folder, mga ka-agree, ay kukumpleto sa loob lamang ng 24 days. So, napakaliit lamang, mga ka-agree. Meaning, sa dalawang buwan ay dalawang beses sila makakapagparami. So, ngayon, mga ka-agree, ay alamin naman natin yung iba't ibang paraan para makontrol ang leaf folder sa ating pong mga palayan. Okay? Mga ka-agree, marami akong mga ituturo sa inyo na tips, idea kung paano nga ba makokontrol mga rice leaf folder sa ating pong mga palayan. At ituturo ko rin sa inyo ano ba yung pesticides na gamitin natin para sa mga pesteng leaf folder. Okay? Una ay ang paggamit ng resistant varieties. Okay, so dapat alam natin yung mga katangian ng ating pong mga itinatanim na resistant varieties. So napapansin siguro ninyo sa iba, bakit yung palayan nitong si Farmers One ay walang tama ng leaf folder. Sabalit, yung palayan ni Farmers 2 ay grabe yung tama. Or minimal yung tama ni Farmers 1, yung Farmers 2 ay kakaunti lang yung tama. Marahil, ang rason dyan ay mga ka-agree ay merong mga variety na talagang resistant sa mga leaf folder. At meron din mga variety na susceptible sa mga leaf folder. Susceptible meaning ay madali po siyang natatamaan ng rice leaf folder. Okay mga ka-agree, ang pangalawa ay ang tinatawag na crop rotation. So kung pwede naman na gawin na magkaroon tayo ng crop rotation sa ating palay, meaning magtatanim tayo ng palay, then next sibuyas, then palay, sibuyas, and or palay, munggo, something like that, para makat yung cycle ng pagdami ng mga rice leaf folder. So isa yon sa mga paraan para hindi siya dumami. Okay, yung tinatawag nating crop rotation. Ngatlo, ang isa sa nagiging dahilan kaya tuloy-tuloy yung pagdami or yung cycle ng mga pesting leaf folder ay yung tinatawag nating ratooning. So kailangan nating i-avoid ang ratooning. So yung ratooning, yan po yung pagkatapos natin mag-ani ay tutubo po ulit at mamumunga. So sa Ilocano, tinatawag dito sa amin na sagibo. So kailangan nating i-avoid yung pagraratuning mga kagri para makat po yung cycle or yung mapigilan yung pagdami ng mga leaf folder po sa ating pong mga palayan. So pang-apat, paari rin natin gawin yung tinatawag na pagpababaha sa ating palayan at pag-aararo pagkatapos tayong mag-ani para yung mga pesting leaf folder na nandun pa sa ating palay ay malunod at mamatay at siyempre para mapigilan natin yung kanilang pagdami. Okay, so ito pa, tip number 5. So tulad ng nasabi ko kanina, dapat alisin natin yung mga damo sa ating pong palayan, ano, sa mga damo sa mismong palayan natin, damo sa ating pilapil at damo sa ating pong mga sa paligid ng ating palayan. Okay, pang-anim. Tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, iwasan yung masyadong makakapal or yung masyadong makakapal yung paraan ng ating pagtatanim. Okay, so yun dapat yung katamtaman lamang kasi nga gustong-gusto ng leaf folder yung
mga makakapal or yung mga shady areas. So ugaliin natin yung paggamit ng tamang abono lamang, yung tinatawag na balanced fertilization. Upang huli, ang paggamit naman ng chemical control. So ano nga ba yung iba't ibang pesticide na maaari natin gamitin sa mga pesting leaf powder? Okay? So ito po yung mga insecticide na yan, mga kaagri. Yun lamang mga ka-Gris, happy Sunday pong muli. Kung nagustuhan nyo po yung ating topic ngayong araw at marami po kayong natutunan, sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. So yun lamang mga ka-Gris, hanggang sa muli, maraming salamat.